dami no, halaga yun. Yan, may mga bunga na yung mga sitaw natin. Tsaka yung mga patula natin. May mga bubot na, mga kalaki. No? Tsaka update ko lang kayo lahat ng mga paninim natin na tinanim natin dito sa bukid. Ito na yung mga nahuling sitaw natin. Ano sila mga kalaki? Kaya napakaganda na lang pagbasa. Dahil gumagapang na sila pagbasa. Lakad tayo ngayon mga kalaki. Sinaglitan lang natin tong mga pananim natin dahil may pupuntahan tayo ngayon na ano, mag-spray tayo ng pandamo para next year, para sa ano, tatamnan natin ng pakwan next year. Napaka kapal. Yan yung sitaw nila banong to mga kalaki. Di pa namumunga pero nagsisimula ng mamulaklak. Okay, tara, may pupuntahan tayo, mag i-spray tayo ng para sa ano, pandamo mga kalaki, dahil i-prepare natin yung lupa para next year. Iba yung tinatamnan natin sa may bundong putok doon, diba? Malapit lang ito, dito lang sa lugar natin, at papakita ko sa inyo kung gaano kalawak yung lupa, kung ilang kami maghahati-hati doon na sasakahin ay ano, papakwanan, no? Let's go. So, aming tilapia, oh. Kalabi ang dami. Aming tilapia. Masarap tingnan din, ah. Libre yan. Dito tayo mag ano, mag-spray ng pandamo. Tayo tataniman ng pakwan dito, ang kalaking kasama natin si Kuya. Uy, tanggal. Tanggal yung sabit. Yeah. Ayun, so ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga kalaki na tatanuman natin ng pakwan next year. Pire-pire-pire lang natin ngayon para pagdating ng oras na para magtanim ng pakwan ay malinis na ang lupa. Kaya ito mag-spray tayo ng pandamo. Ito, napakalawak mga kalaki. Tapos may mga baka pang nakapastol. Pero tatanggalin naman yan. Alright, karga na. Karga. Yan, ilalagay natin mga kalaki. Ay, almit. Urea muna. Urea. Urea ang isang ganyan. Yan. Ganyan. Lagay doon. Kapal talaga ito yung gusto yun. Marunot tulog tayo. Ito napakalawak pala mga kaibigan. Sobrang lawak, oh. Hanggang doon.
Nasin nyo hanggang doon. Di, parang hindi nyo nasin pa. Nakikita yung doon. Doon. Basta, dami, dami. Nakapakalawak talaga. Okay, update. Ayan. Medyo malawak-lawak na rin yung na-sprayan natin mga kalaki. Pero, yan sa banda dyan tapos na. Ito na lang. Kaso, marami pang mga baka. Kaya, yung mga may baka, yan. Kani-kani na lang, ano, ang kanya-kanya nilang tago na. Dahil talagang babananatan na natin ng panda mo mga kalaki. Para sa pakuan next year. Bili muna tayo ng merienda. Dito lang may mga tindahan dito mga kalaki. Lapit-lapit lang. Maraming mga nagtatagong limango dito. Yun sa atin, natamnan natin ng pakpan mga kalaki. Malapit lang dito sa palengke. Malapit lang sa sentro. Sentro sa amin. Mismo pala ng sentro. Malapit lang sa palengke mga kalaki. Kaya dito na tayo bibili. Bili tayo ng tinapay tsaka soft drinks. Ay, ito na tayo. Dito na tayo sa palengke. Ilang minuto lang mga kalaki. Okay. Dito sa bakery mga kalaki. Oh. Malalaki yung tinapay nila. Yun. Sarap. Oo. Oh. Hindi lima nga dito. Ilan po? Lima. Tapos lima rin dito. Pambayad. Kano? 50 ko. Ating domar ito naging 5 isa mga karaki. 5 ang isang biraso. Malalaki naman. Okay, bili tayo ng 1.5. Pwede sa atin yung soft drinks. Mali tayo ng iba. Merienda, merienda! Yun mo ba? Merienda. Merienda mga kalaki. Sa time muna tayo. Yan na sila kuya. Grabe yung ano dito mga kalaki. Damo. Tawag namin sa damong yan. Marmarasing. Tsaka itong gamit natin gamot mga kalaki. Almix tsaka nilagyan namin ng urea. Isang lata ng sardinas. Ayan o. Pag-aakala nyo mga kalaki. Mamamatay kaya itong damo na to. Ganito kakapal. Sa gamit nating pandamo na gamot. Pero may mga nakasubok naman na mamamatay daw.
unti-unti. Papatayin dyan daw. Pwede ganyan, mga kalaki. Ayan, yeah, ang mga ano yan. Uwi muna tayo mga kalaki. Babalik tayo mamayang ano, hapon. Alas 3 siguro. Shook. Daming shook to. Nagpagkat ka tayo. Ima na yung sirad tulad yung pandinti marmarsi nyo eh. Ang dami isda. Yun, napakalawak ng lupa na yun mga kalaki, nasa 7 hectares no? Di na ako nakakuha ng masyadong malami footage dun dahil lumiinit yung ating camera. Wala tayong sisilungan kasi dun mga kalaki, wala, malayo yung mga puno at syempre dahil sa lawak nya focus na lang talaga ako sa pag-spray. At update tayo sa sitaw natin. Update. Ayan o. Dami ng ano ah, bulaklak ah. May ano pa doon oh. Oh, may bunga na. Diyan, maraming mga ano mga kalaki. Maraming mga nagsusulputan na mga bunga na oh. Diyan na sila. Hindi pa tayo nakapitas dito. Hindi pa tayo naka first harvest. So bye Webes. Next ng market day siguro. May mapipitas na tayo. Including yung patola natin, meron na rin. Okay, yung okra natin di natin malinis-linisan. Ayan. Palago na rin sila. Ito may mga may nakita ako rin ditong malaki na mga kalagi. Sana mabuhay ka. Ayun. Ano? Sing charan. Yan, mga bunga niya marami na rin. Diyan oh, tabi-tabi lang oh. Oh, kung mabubuhay lahat yan, ang dami rin. May mga tendency kasi mga kalagi yung mga patola, lalo na pag maulan namamatay, nagiging dilaw yung kanyang mga butlig, mga bagong sulpot. Pipino ka, napakarumi mo. Kailangan mong linisan. Dami na. Alright. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 pieces na kukuhan ng balag mga kalaki. Abay, eto mga to bitin naman, masyadong mababa. Mga kinuha natin ng mga tulos na to. Ayan oh, ganda na lang tignan oh. Right, so gagawin natin ngayon, maglilinis muna tayo dito sa may ano, bibino dahil na para na pabayaan na natin. Okay, dito naman tayo mag-focus. Tapos na tayo sa sitaw. Pag maulanan yan, lalago yan. Pag tinitignan mo kasi, parang ang hirap nila lumaki pag walang ulan. Pero pag once na nadiligan to, mabilis lang lumaki mga kalahati. Iisipan kong lagyan ng gapangan to, kaso nga lang wala tayong gagamitin, wala tayong kukuhanan ng mga gapangan.
Maramin natin yung rotovator. Papadaanan natin yung pipino, mga kalahi. Yan sila, kuya. Nag mamalching sila. Nawalan ng krudo, mga kalagi. Hindi natin chinek yung krudo. Mamaya na lang. Tuloy na lang natin mamaya. Alright. Malalaki na, pero may mga nagsusulputan pa rin mga baging sa kanyang puno. Yan na. Pwedeng pwede nang pitasin yan, mga kalagi, kaso wala pang kasama. Isa ka pa lang. Isa ka pa lang kasi. Dapat din ka. Para maka-penetrate ka ng maayos. Yan. Okay. Yan eh. Unang harvest natin sa sitaw, mga kalaki. Pero parang walang bunga. Ayun. Yung mga ganito, kunin na natin. Unang harvest. Baka may makuha tayo dito na 20 piraso siguro. O 15 pieces. Pang ulam pa lang, mga kalaki, dahil wala pang masyadong bunga. Marami ng bunga pala. Kaso maliliit pa. Baka yan, mga ganyan. Baka by next market day. Sabi ko nga, eh tayo ay magbebenta na. Mga maliliit pa na ganyan, no? Yan. So hopefully madagdagan pa, mga kalaki, para makabenta na tayo, para mabawi na natin. Oh, ito pwede na. Ito pwede na yan. Hindi na aabot ng webes yun, mga kalaki. Daming bulaklak. Sana lahat ng bulaklak na yan magtuloy. Eto, pwede pa naman. Dumadami na yung bunga. Ganun pala talaga pag pang-unang bunga pa lang. Medyo konti pa lang yung mapipitas talaga. Pero pag nakagitna na, mga kalaki, madami-dami na. Yan, o, pwede na yan. Laki, o. Ang haba, no? Haba na si Gita, o. Mga sumasayad sa lupa na itong dulo nya,
para siyang luluto mga kalaki. Init kasi masyado. Yan, ganito yung size. Pupitas natin soon pag marami ng ganitong size pang benta ganito, para sulit mabigat-bigat yung kilo. Yan o, sumasahid sa lupa na luluto yung kanyang dulo mga kalaki. Mainit kasi, walang ulan kaya ganyan ang nangyayari. At sana masumabay na rin yung patola natin sa Huwebes. Hopefully, sana nga. Marami yung marami rin yung ibebenta natin kung sakali. No. Ito pang ano lang, pang dingding, pang laga. Muna, wala pang masyado eh. This lang. Ang dadami rin ang bunga yan. At saka pag natapos naman to, pag natapos ang mamunga, susunod naman yung sa kabila. Diba? Ganda ng timing. Pag di mo naman kasi pinitas to, magiging binhi din. Ang haba oh. Haba mo men. Sheesh. Mga ganito yung mga makilo, mabibigat. May kilo. Ito yung napitas natin. Ay, may pang ulam. Tsaka may ano tayo dito. Tawag dito sa Tagalog. Sa amin kasi, tawag namin tabungaw. So sa Tagalog siguro, patola. Ay, upo ba? Upo ba? Oo, upo ata. Mga kalaki. So ito ay tatanim natin dito sa gilid-gilid ng ating gulay. Yan, bahala na dyan. Kung saan man makapunta, saan kayo aakyat, no? Dahil, ano lang, ipatabi lang natin sa mga puno. Para, pag umakyat na, bahala na siya dun.